So magandang umaga po at maligayang bagong taon at manigot at matagumpay na bagong taon sa inyong lahat. So, madami akong bata sa harapan. Siguro po ay magpapatuloy na po tayo sa ating pagmananambahan sa umaga pong ito at yun nga po ay maligayang bagong taon po sa inyo at mapagpala ang taong ito sa inyong lahat. So po, na-miss niyo ako, no? Sa linggo lang naman ako nawala. Sana pinagbigyan niyo na talaga ako dahil po ay birthday ko naman, di ba? Ang nakaraan. Siguro po ay manalangin po muna tayo bago po tayo magpatuloy. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa katapatan mo. Salamat po sa nakaraang taon, Panginoon, na lumipas, Panginoon, aming Ama. Sapagat hindi mo lang po kami sinamahan. Ngunit, Panginoon, tinaguyod. Ngunit, Panginoon, aming Ama, pinagpala mo pa kami, Lugat. At maraming pong salamat sa kabutihan, sa katapatan mo, Lagab. At aming Ama, hinihiling po namin ang panibagong taong ito, o Diyos na dakila, ay pahintulutan mo, patuloy pang managana ang iyong salita sa aming mga puso, o Diyos na dakila. Aming Ama, doon sa mga nanunood sa amin, doon, Panginoon, aming Ama, sa mga nakikinig sa aming mga nagpa-follow sa amin, Lagab, ang iyong Panginoon, salita mo, Panginoon, ang revelation mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon naman, ay matanggap ng bawat isa, Panginoon, saan man sila naroroon, Panginoon, sa kanilang mga bahay man, Panginoon, aming Ama, anuman mga panahon na mapapakinggan, mapapanood ang iyong mensahe, o Diyos na dakila, aking Ama, hinihiling ko na yung i-empower mo ang salitang ito, Panginoon, upang, o Diyos na dakila, hindi lang nila mapakinggan, hindi lang nila, Panginoon, aming Ama, hindi lamang nila, Panginoon, mapakinggan, kundi, O Diyos, mabulay, Panginoon, Ama, at maibuhay, Panginoon, at magkaroon ng realidad sa kanilang mga buhay, O Diyos, ng dakila. Marami pong salamat, Panginoon, O Diyos, muli nagpapasalamat sa nakaraang taon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo, sa aming mga buhay, sa iyong ministeryo, Panginoon, Ama. Indeed, you are truly beautiful Savior, O Lord God, and we thank you for everything that you have done sa aming Panginoon, O Diyos, ng dakila. Salamat sa mga binuksan mong ministeryo, and we worship and we glorify your name, Lord God, at patuloy mo kami, O Diyos, sasamahan sa taong ito, Lord God. Ito po ang aming dalangin, Lord God, sa ngalan ni Kristo. Amen and amen and amen. Yes, dahil wala kayong teacher sa children, upo kayo sa harapan ko. So last weekend, alam niyo naman po, sana po ay nanood nga, hindi lang kayo nanood, kundi po talaga kayo po ay pinakinggan niyo po yung mensahe ng ating po isang kapatid ng ating pastor. Tontuwa ako sa kanya dahil po ay, last week, alam ko po, sana po ay pinakinggan niyo nga po at pinanood niyo po, napakaganda ng mensahe. Sabi ko nga sa kanya, ang ganda-ganda ng message mo. Sabi ko, na breakthrough mo pa yung ano, muntik mo pang i-breakthrough yung ano, haba ng turo ko. Sabi ko, magdadalawang oras, ako lang naman ang gumagawa na sa pulpitong ito. Nang dalawang oras na turo. Muntik-muntik ka na kayo yung isang point niya, may subtopic pa, parang ganun. So last week ho, ay ang tinuro ho at ang napakinggan niyo pong mensahe po ay mula ho sa ating kapatid po, sa kay Madam Tess, ay ano po, living in the overflowing fullness of God. Kaya nga po, sobrang punong-puno ho kayo ng linggo. Sabi niya, punong-puno, apaw na, natatandaan ko may word siya na, so apaw na tayo. Sabi niya pong ganun. So nakakatawa ho, dahil ho, last Sunday po ay, nung pinapanood ko siya, sabi ko, mas magaling pa siya sa akin, Lord. At natutuwa ho ako pagka ho, may mga nang maakit ho dito sa pulpito na ho, buhat ho sa, ano, buhat sa siyempre, sa pangangalaga mo, natutuwa ka na yung pong, hindi lang ho yung nakukuha yung reflection mo, kundi hinigitan pa ng pagpupuspuso ng anointing ho ng Panginoon. Natatandaan ko na sinabi ko po sa kanya, ikaw magturo sa ganitong panahon, kasi sabi ko ganun ay,
Yung mga kapatid ko, nag-set sila ng ano, ng birth, sa birthday ko ay mag-celebrate daw kami. So hayaan nyo na, sabi ko, hayaan nyo na yung araw na yun, ibigay nyo naman yung araw na yun sa mga kapatid ko dahil oh, ay kayo naman ay anytime kasama ko kayo. Ayun yung po, kanya ho ay, hindi ko sama, hindi ako makapag-concentrate manood sa kanya nung last, ano, nung ano ako sa Cavite, sa mga kapatid ko, pero yung ano, nung pag-uwi ko na kinahapunan po ay pinanood ko siya. Sabi ko, ang galing dito ah. Yung po, naalala ko po yung mga, naalala ko po na ano po yung, nung tinatanong niya ako na kung ano ba yung mensaheng iihahatid ko para sa mga tao. Sabi ko ganun sa kanya, ayoko mag ano, parang ayoko magsabi kahit naman kanino pinapatayo ko sa pulpitong ito. Hindi ako nagsasabi, eto ituro mo, ito ituro mo. Hindi ako nagdidikta. Sinasabi ko lang na tingahin mo ang Panginoon. Ask the Lord kung ano yung message niya para doon sa mga para sa mga tao. At yun nga po, at sabi ko, at kung ano yung sinabi sa iyo ni Lord, yun na yun. Sabi niya, at may sinabi na sa akin ni Lord. Sabi ko, kung ano, sabi ko sa kanya, eto gawin mo. May alam ko, may usang usap kami na naabot kami ng hanggang alas 12 ng gabi. Sabi ko, pero sabi ko sa kanya, tatandaan mo, hindi yung mga sinabi ko, kundi kung ano ang mensaheng pinaparating ng Diyos sa'yo para sa kanila, yun ang sasabihin mo. Sinabi ko lang sa kanya, eto, dito ka pupunta, eto pupuntahan mo, eto tatanungin mo, yun lang po, yung mga instruction lang po. At ang sabi ko nga, ang galing ni Lord sa'yo. Sana po. At alam mo na, pwede nang iiwan, alam mo na, mawawala ulit ako. So yun, yun po, yun. Kung natatandaan niyo po, it's really po, yung mensahe niya po, is napakaganda po na yung po, mensahe po na kung saan po napakagandang paalaala sa bawat isa sa atin na kung saan po to end the year. Yan po yan. Sabi niya nga po, ay buhat po doon sa kanyang tinuro po, alam ko 7 puntos po ang mga ibinigay niya. Sabi ko sa kanya, nung huling usap namin, bilagyan mo na lang ng illustration yan. Buti na lang hindi ko sinabi na doon ka kumuha ng illustration sa 7,700 illustration. Baka kung yun ang binasa niya, baka kalahating araw niya kayo turuan. At yun, nakakatawa pa yung illustration, yung river na sinasabi niya po. Yun, it's flowing. Sabi niya, effortlessly, yun ang pagkakasabi niya, kung natatandaan niyo po. So, I'm living the overflowing. Fullness of God, yung kanyang title po, sabi niya doon sa mga puntos niya, punta siya, you have, sabi niya, meron tayong overflowing grace, meron tayong overflowing strength, meron tayong overflowing righteousness, meron tayong overflowing joy, meron tayong overflowing ano, life ni God, at meron tayong overflowing ng love ni God. Yun yung mga puntos niya, kung natatandaan niyo po, sana po natatandaan niyo. At sabi ko nga, kaya ko ho sinasabi ulit sa inyo po, diba? Napakagandang alaala o paalaala po sa atin yun sa pagtatapos ho ng ano ng taon ho, na kung anong meron tayo sa ating relasyon kay Kristo. Yun po. Yun yung meron tayo. Kanya ho, kung kayo po, kung alam nyo, yung meron kayo, yung overflowing na yan, na meron kayo sa Panginoon, mula sa Panginoon po, dahil sa inyong personal na relasyon sa Kanya po. So kapag dumadaan ho kayo sa mga pagsusubok ng buhay, ipapaalala nyo, ang aalalahanin nyo lang, o ipapaalala sa inyo ng Banal na Espiritu, yun yung meron kayo. Yan. Overflowing joy, overflowing strength, and overflowing righteousness, overflowing grace. Yun ang mga puntos niya po. So, yun. So now, as I entitle our message today, ay ang sabi natin, ano ba yung vision? What visions are you playing in your mind? Ano bang pangitain? Ano bang pangarapin? Ano pa yung binivisualize nyo na pinapatakbo nyo dyan sa inyong mga isipan? So, muli ho ay maligayang bagong taon. So, blessed New Year ho sa ating lahat. Saan man ho kayo naroon, ano man ginagawa nyo, sana nga po ay, sabi ho ng isang kapatid na dumating na mas maaga kaganina po, ay sabi niya po, is ano po, panibag, ano po,
unang first day, first Sunday of the year. Kaya daw siya andito. Kapatid, sana po hindi lang first Sunday of the year. Baka ibig sabihin mo, next year na kita ulit makita. ganun din ho kayo mga nasa bahay-bahay. Baka hindi na kayo magpakita. So, yun po ay hindi lamang po dahil is first Sunday of the year. Kumbaga, parang ibig niyang sabihin po, gusto niyang pasimulan ang kanyang bagong taon na nung po pananambahan sa Panginoon dahil unang linggo ng taon. Parang yun ang dating sa kanya. Ano ka din, marami siyang mga kinikwento, natatawa na lang ako sa kanya. Yan po. So, bagong taon po, mahalagang pasimulan po natin ang ating taon po ng tama po. Yung ating binivisualize, pinapangarap po, binubulay-bulay sa ating isipan po. So ano nga ba po yung ating binivisualize? Ano nga ba po yung ating minumuni-muni, pinapangarap po sa ating puso po? Kumbaga, ano ba, ang tanong ko lang, ano bang pelikula? Ano bang pelikula po ang binubulay-bulay yun? Sinasaksak po natin sa ating isipan po. Sa nakaraan taon o ngayon taon po. So, ibig ko pagang sabihin po ay ano yung ating piniplay yung sa ating isipan po o binubulay-bulay po nung nakaraan taon. Hindi lang yung nakaraan taon, marahil ngayong taon. Ano kaya nga ang binamagatan natin yan sa what vision are you playing in your mind? Yan po yun. Mahalaga yun. Mahalaga po yun. So, malamang po yung pelikula po na madalas na inyong patungkulo, ang madalas pong linalagay nyo sa inyong isipan po, binubulay-bulay nyo po sa inyong isipan po, ay patungkol po yung pelikula ng buhay nyo na nakaraan taon. Yun ba? Marahil po yung sarili nyo, binubulay-bulay nyo. At sinasabi nyo, patungkol sa inyong sarili na, bakit ba lagi akong bigo? Bakit ba hindi ako nagtatagumpay sa buhay? Bakit ba hindi ako nagtatagumpay sa aking pagmamahal? sa kapartner sa buhay, ibig kong pang sabihin po yun. Bakit ba hindi matibay ang aking loob? So, alam niyo po bang si God? Alam niyo po bang si God, ano po, gusto niyang gumawa ho ng script. Yan, script. Alam niyo ba na si God na gusto niyang gumawa ng script, na bagong script, movie script, alam niyo ba yun? na kanya para sa inyo at ilagay sa ating mga puso. Yung bagang unlimited sa ating mga nakaraan at unlimited po doon sa kasalukuyan. Gusto ni God to birth a beautiful future in you. Gusto niya magkaroon kayo, maipanganak sa sarili niyo, sa inyong mga buhay, yung magandang kinabukasan. Magandang buhay po. So marahil narinig niyo na po, noon pa siguro mga 80s yun, nakabasa ako ng libro ng The Positive Thinking. Ano yan? May mga antaigdig po, marami pong sinasabi na eto gawin mo, eto gawin nyo po. So marahil napakinggan nyo na po itong sinasabi po na positive visualization. Yun. Sabi ko, Lord, sana po ngayon taon din ako nabubulol. Hindi. Declaration dyan. Ayoko ng real resolution. So, kayo ah, lumabalik kayo sa inyong dating pananampalataya. Ayun po. So, marahil narinig nyo na po yung sinasabi po, power of positive visualization. Alam nyo ba na hindi lamang po ang daigdig ang nagsasabi patungkol dito sa visualization nito. Si isang pastor, may bilhin akong libro, ang kanya naman po, magat po, isang pastor po yon ay The Power of Imagination. Yon. Sino ba siya?
si Womack, si Andrew Womack. Yung may binili ako lately ho. Sabi ko, madami na akong librong nagkakasusun-susun na babasahin. So, konti pala yung binabasa ko po doon. So, alam nyo ba, na sa Biblia po, hindi lamang po ang daigdig na may nagsasabi na ito, power of positive thinking, of power of visualization, sa Bible, nasa Bible din ho yan. Nasa Bible din yan. Ito po, sinabi po, sa Biblia po mababasa ho natin na sabi ni God kay Abraham, siya po'y matanda na, wala ho siyang kakayanan, mga anak, at gayon din po yung kanyang asawa. Sabi na yung Genesis chapter 13, verse 16, sabi niya po yan, and I will give you so many descendants that, like the dust of the earth, they cannot be counted. Sabi po doon, sabi pa ng isang translation po ng ESV, sabi, I will make your offspring as the dust on the earth so that no one can count the dust on the earth. Your offspring, sabi niya, your offspring also can be counted. Sabi po diyan, so that if one can count the dust of the earth, sabi po diyan, yun, mabibilan. Kunti na nga lang sila, nagkukulit na sila. Yun po, yun. Kung mabibilang, sabi po diyan, kung mabibilang yung buhangin sa lupa, sabing ganoon, ay ganoon din ang dami ng iyong descendant o offspring po. Yun po. Ayun po yun sabi. At si God po, hindi lang yun sinabi. Ito po, si Abraham po, dinala niya sa madilim na deserto. At ito ang sabi niya, in Genesis chapter 15, verse 5, sabi niya, then the Lord took Abraham outside and said to him, look up, sabi niya, look up to enter the sky and count the star if you can. Kung mabibilang mo mga bituin sa langit. Sabi niya, that's how many descendants you will have. Sabi po dito. Sabi niya, alika. Nila niya si Abraham po yun. Madilim. Sabi niya, gabi. Sabi niya ganun, tumingal lang ka. Kita mo yung mga bituin na yan. Kung mabibilang mo yung bituin na yan, ganun kadami ang magiging anak mo. Siyempre, mabibilang niyo ba? Kaya niyo bang bilangin? Hindi. Oh, hindi daw. Countless. Hindi. So, ibig sabihin, ganun din kadami. Ganun po. Hindi rin mabibilang po yung kanyang descendant, yung kanyang magiging anak po. So, bago ang bansang Israel, o anuman bagay po sa daigdig, o anuman o sino man sa daigdig po, si God po gumuhit po sa puso, gumuhit po ng larawan sa puso ni Abraham sa tuwing titingala siya sa langit, at yuyukod siya sa lupa. Yan, nagpapaalala sa kanya, ganun sa promise ni God, ganun kadami ang iyong anak. And sinasabi nga natin, matanda na ho siya. Yun yung tinatawag ho, the genesis of God's miracle. Yan po yan. Yun po. Yun po, dahil siya po 100 taon na, at yung asawa niya po is 90 years old na. So, kumbaga, yung mga edad ho nila, wala na talagang kakayanan magkaroon ng anak po. Pero sabi sa kanya ng Lord, magkakaroon ka ng anak, ang iyong descendants, ang iyong offspring, ang iyong mga anak, ay kasing dami ng butil na mga, yan. Meron ibang isang scripture, tapos sinasabi po doon na, yung kasing dami ng buhangin sa tabing dagat, pating baybayin po, yun po. Yung makikita po niyo po dito, yung panganak, yung kapangalo po, yung mula po sa kanyang anak, si Isaac yun. Si Isaac yun, ay naging lineage po, naging descendant po ni Jesus. Kumbaga, mula ho kay Isaac po, naipanganak at mula ho sa kanyang, kay Isaac sa lahi ho ni Isaac, na anak ho ni Abraham, na ipinanganak at naipanganak po sa taon na siya po ay matanda na, 100 years old na ho siya. Mula ho dun sa batang yon, yung promise po na kung saan po ang ating pong
ang kanyang layo ay hindi mabibilang po hanggang ngayon. Yan ang sabi ni ano, yun ang sabi sa ano. Pag tinignan na ho natin yung New Testament, yun ang sabi po ni Pablo po sa Galatians chapter 3 verse 29. In Galatians chapter 3 verse 29, ang sabi niya, now that you belong to Christ, are you belong to Christ? Yes. Lakas na nga niya. Yes. Sabi niya, now that you are belong to Christ, and you are what? The true children of Abraham. Ang sabi po din, you are, ano? His heir? And God's, huh? And God's promise to Abraham belongs to you. Maganda yung pagkakasabi po ng Tagalog. Sabi po ng Tagalog, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham, at ang mga tagapagmana ayon sa pangako. Ibig sabihin, kung tayo pala kay Kristo, mula ho doon sa lahi ni Abraham. Yan. Tayo mga anak kay Kristo po, sabi niya, we are the true children of Abraham. Yan ang pagkakasabi po ng Genesis na ano po, ng Galatians chapter 3 verse 29 po. Kaya sabi po dito, kung ikaw ay na kay Kristo at ikaw ay tagapagmana. So kung meron kang i-visualize, kung meron kang bubulay-bulayin sa taon na ito, kaya sabi nga natin, start your year visualizing mga bagay po kung ano yung dapat i-visualize mo. If you are in Christ, na kung saan tagapagmana ka, anak ka nga ni Abraham, sabi dito, so ano man ang iyong i-visualize sa iyong isipan po, ay dapat po mga bagay, mamaya ko na sasabihin. Kaya nga, mga kapatid, tayo po mga tumanggap kay Kristo po, sabi ko nga, kaganina pa, sinasabi ko natin dito, na tayo po'y tagkasamang tagapagmana. Kaya ano man ho ang iyong, ano po, ano man ang nagaganap sa iyong buhay, ano man yung mga naganap sa iyo sa mga nakalipas na taon, ng 2021 po, hindi maganda. Si God, gusto niyang gumawa ng movie script sa iyong isipan, sa iyong puso. Yan, sa iyong puso. Na nakapundasyon sa kanyang pangako, sa kanyang mga pangako, nakapundasyon sa kanyang salita, sa Word of God. Kaya po sabi diyan, let God turn the negative. Yan, may linagay po ako diyan. Let God turn. Kung may mga dinaanan man tayo, may mga nadaanan man tayo, sabi nga natin, tanggalin na natin yan. Let God turn the negative rerun that you've been watching into hope for future that is good and beautiful. Yan po yan. In Jeremiah, alam ko paborito nito. In Jeremiah 29:11, sabi po dito, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster. For to give you future and a hope. Yung pagkakasabi. Ang sinasabi ho, ang kinakausap dito mga Israelita, ha? Yan po yan. Ang sinasabi mo ng Panginoon sa mga Israelita, huwag kayong nakatuon kasi sabi ko, andun, in exile, alam ko maraming beses ko nang binabanggit ko to sa inyo. Nung in exile sila, nung sila'y nagapi, nung sila'y nabihag, binihag po ng mga Babylonians po, ng Babylon po, sila po ay dinala ho sa Babylonians for 70 years. Yun po yan. At ang sinasabi sa kanila doon, ng Panginoon po, ay, huwag yung tingnan, huwag kayong nakapokus, huwag kayong nakatingin lang doon, huwag lang kayong nakatingin doon, kailan ba matatapos ang 70 years? Para ang tagal-tagal naman yun. Baka hindi na ako makabalik sa Israel. Marahil yun yung mga nabibisualize sila, yung mga pinagbubulay-bulayin sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga kaisipan po. Kailan kaya kami ka makakabalik? Kailan kaya matutupad yung pangako? 70 years, ilang taon na ako ngayon? Diba? Marahil ganun ho yung mga tumatakbo sa kanila mga isipan po. Pero po, pag tinignan nyo, kumbaga sinasabi sa kanila ni Lord, wag yun ang tanawin nyo. Tanawin nyo,
verse 11. Pero pag binasa mo talaga, pag binasa niyo po talaga from verse 1 down, bago mag verse 11 po, ang sabi sa kanila ni Lord, sa pamamagitan ni Jeremiah po, na Prophet Jeremiah po, they are encouraged. They were encouraged po. Gawin yung normal ang buhay niyo. Yes, 70 years of captivity, andyan kayo. 70 taong kayo andyan dyan. Pero wag kayong nakapokus doon kung kailan yan o ano man yan. Sabi ng Panginoon sa kanila, gawin nyo normal ang buhay nyo. Sabi niya, mag-asawa kayo, magtrabaho kayo, yan ang mga instructions. Basahin nyo yun, kasi hindi ko linagay yan dyan. Sabi ko, magtrabaho kayo, mag-asawa kayo, ang sinasabi doon. At ang sinasabi pa po ay, ipanalangin nyo yung bansang kinaroroonan nyo, kasi pag umunlad yung bansang yan, kasama rin kayo sa pag-unlad. Sa kanya sinabi yung verse 11. Sabi niya doon sa verse 11, dahil ang plano ko sa inyo ay maganda. Planong hindi kayo mapahamak. Planong bigyan kayo na magandang bukas at pag-asa. You know, yung, sa sarili kong Tagalog lang yun. yun po yung pagkakasabi sa kanya. Kaya yun po, they were just encouraged po talaga. Sinasabi, magtrabaho kayo, maging normal. Gayon din po sa atin. Yes, nasa pandemic pa rin tayo po. Di ba? Marahil po mga takot natin po. Ay, makatakot na. Nasa level 3 na naman kami, Lord. Arang nagpiesta lang kami ng Christmas at saka New Year. Mga tapos, naka-ano na naman kami, naka-pam. Sana naman po, hindi kami i-lockdown ulit. Di ba, alam ko yun ang mga agam-agam, lalo ng mga nasa business people po. Yung pagkakas, umaarangkada pa lang yung business, umaarangkada, binuksan pa lang, unti-unti pa lang, hindi naman tumodo pa, paunti, gradually nga yung pagbubukas, di po ba? Yung bunabukas na yung gym, nakakapunta na sila sa ano, sa amusement park, nakakapunta na kayo sa Toy Kingdom. Tom's World, talking the Tom's World, tapos sarado na naman. Mukhang hindi na naman pwede yung mga bata sa SM. yun, alam ko yun yung mga naglalaro-laro sa inyo, mga isipan po. Yun po. Sabi ko nga sa inyo, ano man ang mga nagaganap, ano man ang mga nakalipas po, hindi tayo nakatuon doon. Let's focus, ano may magandang plano ang Diyos sa atin, sa aking buhay sa taong ito. Kaya nga sa kanila, sabi sa kanila, huwag kayong tumuon doon sa ano, sa kung ano yung kalalagayan nyo dyan. Kailan kayo makakabalik? Ang tunay, parang tayo, kailan kaya tayo makakabalik sa totoong normal na buhay natin? may napakinggan ko akong preaching sa sabi ng isang pastor, sabi niya, matatanggal daw lang yung face mask natin, prophecy niya, matatanggal lang yung paggagamit natin ng face mask, no? Before the coming of Jesus. Kailan yun? Hindi naman natin alam kung kailan yun, di ba? O, di ba? Natatandaan ko rin, sabi ng World, ano, organization, health organization. Sabi niya, so nagkaroon ng pandemic, so 2020 ng March, nag-start ho yun. So April ho, parang kinukondisyon na yung utak natin. Eto na yung new normal natin. Eto na yung new normal natin. Yun na ho yun. Na sinasabi nila, eto na new normal. Paano ba kagad na sabing new normal? Eto na new normal mo? Ibig sabihin talaga, prinidik nila o talang ginawa nila na na eto na tayo ngayon. Yan. Di ba? Pag nag-isip ka na, ano? Pero sabi nga natin dito, huwag na tayo magdwell doon sa mga bagay na nakalipas, sa mga bagay na hindi nagagandang ganap sa ating buhay. Let's dwell. What is 2022 for us? Kung sa mga taga-Israel, mga Israelita, ang promise ni God, ang plano ko naman sa inyo, hindi kayo mapahamak. Sabi ganun, ang plano ko sa inyo'y maganda, bigyan kayo ng kinabukasan at what? Pag-asa. Kaya may pag-asa kayo, sabihin nyo nga, may pag-asa kayo. Parang ayaw nyo, bahala kayo. So yun po, anya ho,
yun sa kanila. Sinasabi ng Lord sa kanila, huwag kayong tumingin. Huwag kayong tumingin doon sa kung anong dinadaanan nyo. Huwag kayong tumingin kung kailan kayo makakabalik, kung kailan matatapos ang 70 years. Tumingin kayo doon sa verse 11. Kasi ang plan, I know. Sabi niya, I know, alam ko. Si God yung nagsasabi sa kanila, alam ko ang plano ko sa inyo. Yan ang pagkakasabi. Plano na hindi kayo mapahamak, kundi bigyan kayo ng bukas at pag-asa. Yun po, yun ang tanawin nyo. Ganon din ho ang sinasabi ko sa inyo. Ano man ang dinadaanan nyo, tanawin nyo yung magandang bukas para sa inyo. Because the Lord, kung mayroon kayong i-visualize, kung mayroon kayong ipapangarapin, kung mayroon kayong ilalagay na movie diyan sa inyong isipan, yun yung mga bagay na mabuti. Salita ko ng Diyos po. Yun ang sabi sa kanila, focus on my promise. Ano ba yung mga pangako hinahawakan nyo? Focus on my promise. Sabi nga, kung mayroon kayong i-visualize, kung mayroon kayong pagbubulayan, kung mayroon kayong tatanawin, tanawin nyo yung I know my plan for you. Sabi yan? Says the Lord. Plans for what? For good, not for disaster. Sabi ko na, mabuti hindi kayo mapahamak para bigyan kayo ng ano, bukas at pag-asa. Yun po ang pagkakasabi. Yun po. At ganun din ho tayo. Ano man ang mga bagay ho, yung na naranasan natin o mga bagay po na naganap po sa ating mga nakalipas, huwag na ho kayo magbulay doon, huwag na ho kayo magdwell doon, huwag nyo nang i-playback yan sa inyong mga kaisipan po, ang mga bagay po yan. Hindi na mahalaga yun. Ang sinasabi ko po, kung ano, hindi na mahalaga yun. Kung meron man kayong panghahawakan doon sa mga bagay na nakalipas sa buhay niyo po, ay mga bagay po, ano ba yung lesson na nakuha ko sa aking mga nadinaanan? Yun lang ang pwede mong tingnan, tawakan. So ngayon po, ano pa ang pangarapin o ano ba yung visual o binivision nyo o binubulay nyo sa iyong isipan? Ano ba yung mga tinatanaw nyo? Ano ba tinatanaw nyo for this 2020-2022? Yan, tama ba ako? Kasi si kapatid kanina sabi niya, 2012, ang layo ng urong. 2012, I remember the Lord promised me from this year, I will bless the church. And true enough, doon ko nakita ho, unti-unting umangat ho yung mga kapatiran. Dati ho, ang problema ko sa bawat isa, paano sila kakain? Ano? Karamihan walang trabaho po. Now, hindi ko na nga sila makita eh. Sa trabaho. Dahil sa trabaho nila. So kaya ho, ano ba yung binivisualize natin? Ano ba yung piniplayback ho? Ano ba isinasalang natin sa ating isipan po? Yung taon na, ako, I'm telling the warriors. So warriors, so sinasabi ko, di ba? So katatapos lang atin ng ating anniversary po. Na kung saan po kinuha ho natin sa Isaiah 54 verse 2 yung ating pong tema na kung saan po linagay ho natin na enlarge, extend and strengthen. Oh, sabi ko sa mga warriors, sa mga kasi po gabi-gabi ho, so pera lang Sabado at Linggo, meron ho kaming prayer sa so mga kaya warriors, kung warrior lang ang tawag ko sa kanila kasi mga prayer warriors sila. So nag-start yan is August. Sabi ko, since na-lockdown na naman tayo, sabi ko, gamitin natin tong lockdown na to, manalangin tayo. So gabi-gabi yun, nagtuloy-tuloy na ho yan hanggang ngayon. Yun po yun. At sinasabi ko po sa kanila, I'm telling the warriors, po, ito yung team natin this year, sabi ko na, hindi lang ito this year. Sabi ko, hindi lang ito isang taon. Sabi ko, bubunuin natin 'to ng ilang panahon. So, as meron kaming prayer concern of prayer items. So na sinasabi ko, we will push this prayer at until it come to reality. Yan ang pagkakasabi ko sa inyo, hanggang magkaroon ng manifestation yung ano na yan, yung prayer na yan. So what vision? So again, I ask you, what vision are you playing in your mind, ho?
O meron ho kayong dapat bubulayin, o meron kayong dapat bulayin po sa inyong isipan po, ay dapat po si Kristo. More of Jesus sa inyong buhay. More of Jesus sa inyong kaisipan. More of Jesus po sa inyong paglakad sa taong ito. So more of Jesus promise sa inyong isipan po. Bakit po? Dahil kapag meron kayong Kristo at kung kayo po ay nakay Kristo po, sabi nga ni Marites, sabi nga ni Sister Tess kahapon, nung Linggo po, you have an overflowing fullness of God. If you have the overflowing fullness of God, swak na lahat yun. Meron ka na lahat ng bagay na yan. Kasi meron ka ng buhay ni Kristo sa buhay mo. Yan. Sino pa si Kristo? Yan po yan. Kanya, yun ang sinasabi natin. Kaya focus ho tayo doon. Kaya yung mga Israelita, yun ang sinasabi. Focus kayo, tumuon kayo doon sa pangako ko. Gawin nyo lang normal ang buhay nyo habang aandyan kayo sa panahon na, sa lugar na yan. Ganon din po sa atin. Gawin din lang natin normal habang ang ating buhay po, habang tayo po ay nasa pandemic ko. Just ask the wisdom of God kung paano po magpapatuloy, kung pangunahan tayo ng Panginoon doon sa ating po mga negosyo, sa ating hanap buhay, sa ating kalusugan. Yun po yun. Pangunahan po tayo. As the wisdom of God. And focus on Jesus more. On Jesus. Kaya sinasabi ko sa iyo, kapatid, wag lamang po dahil unang linggo ng taon. Bibiro lang po ako. Nakakatawa, binibida niya kanina po. So ngayon, hindi ko naaalalahanin. Yung ginawa sa kanya ng pandemic, sana pala sila in-interview niyo. Siya pala in-interview. Ang ginawa sa kanya ng pandemic po, talaga pinagpala pa siya. So, hindi ko naaalalahanin yung renta sa bahay ko. Nabili ko pa yung katabi ng bahay ko. O, di ba? Ganun ho yung Diyos natin. Kaya you should have more Jesus in your lives. Ngayon po. Wag tayong tumanaw o tumingin lamang po sa mga bagay na nakikita natin. Kung ano man ang nararamdaman natin, kung ano man po yung sitwasyon natin, fix on Jesus. Fix your eyes only on Jesus po. Sa kanyang pangako, sa kanyang salita po. Yun po. Alam mo, in Hebrews chapter 11 po, yun po, mababasa natin po sa Hebrews 11 po, the heroes of faith. So, pag binasa niyo po yan, una, yung verse 1 po, sinasabi po doon, ano po, ano nga ba yung verse 1? Ang pananampalataya ay mga bagay, nakatiyakan ng mga bagay na hindi mo nakikita. Yung pagkakasabi ng verse 1. So wala ho dyan. Hindi ko linagay ho dyan. Ang sinasabi ko po, sa chapter 11 po, ng Hebrews chapter 11 po, yung mga heroes of faith po, nag-set ho sila ng example. They set an example for us. Sila po may iisa lang ho silang pag binasa niyo, some of them are nagtagumpay, some of them talagang hindi sila nagtagumpay sa buhay ho nila sa pero po yung one thing in common no sa kanila, may pananampalataya sila, na ang pananampalataya nila na kahit ano man yung dinaanan nila sa buhay po, hindi sumemplang yung kanilang pananampalataya po. Yun yung common sa kanila. Pag binasa mo sa kasi doon, hindi naman lahat magaganda ang mga nagaganap sa buhay nila doon. Pero, hindi yun nawala yung kanilang pananampalataya kahit may pinagdaanan. Kaya yun yung example. Alam nyo ba, alam ko talaga ko na rin ito sinasabi sa inyo, na alam nyo ba, yung kanya yung ano, yung may akda ng aklat ng Hebreyo, ng author ho ng Hebrews po, ng Book of Hebrews po, ay yun ang mga sinabi niya, mga bagay na example po. Na kung saan po kasi po yung mga panahon po yun, they are in the severe persecution po ng mga panahon po yun. Tayo dumadaan pa lang naman sa pandemic, nakakapalabas pa nga kayo. Alam niyo ang problema ng mga mananampalataya sa kanilang araw na yun, sila po ay pinapatanggi sa kanila si Kristo. Pag ikaw ay nakay Kristo, ang tinatawag sa ang sasabihin sa inyo, itatanggi mo si Kristo o alam niyo kung ano? Kinukuha yung mga properties nila, yung mga ari-arian nila. Yan po yun.
Siyempre, magugutom sila. Yun po yun. Hindi lamang yun. No, tinutuhog na buhay sila, binabalatan ang buhay sila. Yun yung kanilang mga karanasan. Ng araw. Kaya nga sinasabi ng author, sabi niya, some older, ilan sa kanila nagtagumpay, ilan sa kanila, magamat hindi hinagtagumpay, pero hindi nawala yung kanilang pananampalataya. Pero pag tinignan niyo po, yung book of, yung Hebrews chapter 11, sa chapter 11 po, hindi ho sinasabi, walang sinabi ang may akda, na fix your eyes on these people, fix your eyes on their lives. Hindi po sinasabi ho. There are some, ito yung mga heroes of faith, sabi niya, ito yung mga heroes of faith, sinabi lang ho ng may akda, sila nagtagumpay sila because ang kanilang pananampalataya, kahit na silbigo, patagumpay pa rin naman sila kahit, kasi yung pananampalataya nila ay hindi na windang, hindi na wala, hindi sila natinag sa panahon ng pagsusubok ng kanilang buhay, yun po yun, na mga dinadaanan nila. Pero ang encouragement po ng may akda po in 12 and chapter 12 verse 2. Hindi niya sinabi fix your eyes on these people and this hero of faith. Kanino niya sinabi fix your eyes to Jesus. Pag binasa niyo po yung chapter 12 verse 1, sinasabi ho diyan, eto yung mga clouds of witnesses. Sabi nga, tanggalin nyo yung mga saggabal. Ano ba yung mga nagsasagabal sa atin ngayon? Ano man yung mga nakalipas? Yung mga nakalipas na ating buhay po, taglay-taglay pa rin natin, binubulay-bulay, parang garang gandang-gandang kayong bulay-bulayin pa. Yung mga bagay na nakalipas. Yun po yan. Sabi ko nga, kung meron man kayo po, natatanganat at kukunin po sa mga nakalipas yung buhay po, kung ano po yung maganda na naidulot sa inyo noon. At hindi ho yung balik kayo ng balik doon, balik na hindi na kayo nakausad sa buhay. Yung po yan. Kaya sabi niya po sa verse 12, at verse 2, ng chapter 12 ng Hebrew, and sabi po, New Living Bibles, nilagay ko po dyan. Sabi po dyan, we do this by, yan. Kasi yung verse, kaya niya sinabi yun, kasi yung verse 1 po, ang sinasabi nga, eto yung, sabi, we are surrounded with a cloud of witnesses, sabi nga, tanggalin natin yung mga bagay na kasasagabal sa atin. Tapos sa kanya sinabi yung verse 2, para matanggal yung mga nakasagabal niya, ano man yung mga nakasagabal sa inyong isipan, ano man yung mga pinagbubulayan nyo, ano man yung mga binivisualize nyo, tanggalin nyo na yan, parang ganun. Kaya sagabal yan sa iyong pagpapatuloy sa Panginoon. But sabi niya, by keeping your eyes on Jesus, the champion. Yan. Hindi sila yung mga champion. Ang pinaka-champion, si Kristo. Tingnan nyo pa, who initiate and perfect our faith. Sabi po dito, ang nagpasimula ng ating pananampalataya. Yan. At naghuhuwad ng ating pananampalataya. Because of the joy awaiting with Him. Sabi nga, si Jesus po yan. Si Jesus ang sinasabi ho dito. Sabi, fix your eyes on Jesus. Ano man ang mga dinadaanan mo sa buhay, huwag ka nang tumingin doon sa mga nakalipas. Nakalipas na yan eh. Tingin kang diretso. Tingin ka na kay Kristo. Yung sinasabi, na nagpasimula ng iyong pananampalataya at naghuhuwad ng iyong pananampalataya because of the joy awaiting Him, He endures the cross. Alam niyo po, dahil nga, si Jesus, sabi natin, is 100% tao, 100% God, si Jesus po. So naranasan niya rin yung hirap po na nangyari po sa kanya sa krus ng Kalbaryo, yung pasanin yung ating mga kasalanan. Yung hinahagupit siya, tapos pinagpasan siya ng napakabigat na krus, habang hinahagupit siya, napakahirap po noon. Eh sabi niya nga sa Getsemane, yung prayer niya, Father, kung maaari lang po, alisin niyo itong hirap na to. Nararamdaman niya, madadaanan niya eh. Mahirap. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Alam ko mahirap itong dadaanan ko, pero hindi po yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Yan. Sabi niya ito, because of the joy awaiting Him, He endured. Yan. The cross. Napagtagumpayan niya. Yan.
disregarding its shame. Sabi niya, now, ano na siya ngayon? Seated in a place of honor beside God's throne. Ibig sabihin po, seated is resting at the Father's side. Yun na rin yung mga posisyon nyo kung kayo po yun na kay Kristo. Kaya po, kanya ho tayo madalas. Alam nyo ba, kaya kanya ho tayo madalas na bibigo. Kaya ho tayo na mapagod po. Kasi mga binis-bis-walays ho natin, yung mga bagay ho talaga na nakalipas, na hindi na, sabi nga, huwag nyo nang isipin yan. Tuon na lang tayo. Ano ba yung pangako ni Kristo? Ano ba yung mga pangako ibinigay sa akin? Doon ho tayo tumingin. Yun po. Kanya ho tayo na doon langit sa kabiguan. Nakatingin ho tayo sa mga heroes ng daigdig na ito. Naalala ko, nisang nanonood ako ng TV, ay nanonood ako ini-interview, isang artista ini-interview siya. Ano ba na naranasan mo ngayong pandemic? Tapos ano ba na, may tanong pa sa kanya na ano, kasi hiwalay siya sa kanyang asawa, hindi ka na ba mag-aasawa ulit? Sabi sa kanya. At ang sabi ho ng, ano, ng ini-interview, ay tama na sa akin yung mga anak ko. Tama na sa akin ang anak ko. Tapos nasabi niya, sige, hindi ka na pala mag-aasawa, pero tama na sa akin yung isang, alam ko kahit naman kayo eh, may isa pa rin itong napanood, partista, kinalulukuhan niya rin yung ano, kinalulukuhan niya yung Korean idols. Korean artista na yun. Hindi ko maalala ko yung pangalan yun na binanggit po. Sabi niya, tama na sa akin to si yung Korean na yung ano. Yun ang pinagpapantasyahan ko. Ayaw niya na mag-asawa pero pinagpapantasyahan niya yung Korean artist na yun. Yun po yun. Sabi niya ganun. Sabi niya nag-i-interview, ako din gusto ko siya. Ay, wag mo na siyang, ibigay mo na siya sa akin. Sabi ng ini-interview, ibigay mo na siya sa akin, yun ang nagbibigay ng kaligayahan ko sa aking buhay kapag napapanood ko siya. Yun yung kaligayahan niya. Yan. How much more kung ang kaligayahan nyo ay si Kristo? Yan. Siya, hindi naman niya kakilala yun eh. Yan. Kung kakilala yung Kristo nyo po, mas miligit pa doon sa sinasabi niyang kaligayahan na nararamdaman ang makukuha niya po. Kaya sabi po na may akda sa kanya ng Hebrew sa kanila po, eto, tingin kayo sa kampiyon. Tingin kayo sa kampiyon ng pananampalataya. Si Kristo yun. Hindi ng pananampalataya. Sabi niya, iyon niya naguhuwad lang. Hindi, sabi niya, yun yung nag-initiate, nagpasimula ng inyong pananampalataya. Diyan kayo tumingin. Ayan, ganun. Siya rin ang naguhuwad. Siya rin ang nagpe-perfect ng inyong pananampalataya. Diyan kayo. Kaya hindi niya kinuman. Hindi sinabi ng may akda sa mga nahihirapan na mga mananampalataya nung araw na yun. Sabi ko nga, dumadaan sila sa severe persecution. Tayo, hindi naman tayo nasa severe persecution, di ba? Kahit nang linockdown tayo, kahit papaano naman, binigyan naman kayo ng ayuda. At least may sardinas tayo. Ang created ka, pwede mong linagang sardinas. Ang dami pwede mong, ano po, pinansit na sardinas. Linagyan pa. Di ba maraming pwede? Totoo naman yan eh. Hindi lang talaga tayo grateful eh. Imaginin mo kung hindi kayo binigyan ng sardinas. Tatlong buwan. Palagay nyo. Wala, may 8,000 pa daw kayo. Nakatanggap ka ba na? Pat sinabi mo? 24,000, napakadami. Oh, 28 daw. Ano ba yan? Huwag mo na kami ingitin. Okay, buti na lang may Kristo ako. Iyon po. Ayoko magsana all. Ako, may Jesus ako. Yun yung all ko, si Jesus. Yun po. Kaya, hindi niya kinuman, hindi niya sinabi na fix your eyes on this, ano, on this, on those. I mean, on those heroes of faith. Diba? But fix your eyes.
Tanggalin niyo yung mga sagabal, makakasagabal din sa inyong mga daladala para sa pagpapatuloy niyo sa paglakad niyo sa inyong pananampalataya. Tumuon lang kayo doon sa nagbigay sa inyo ng pananampalataya at naghuhuwat ng inyong pananampalataya. Doon lang kayo state tumingin. Yun yung kanyang ano. Kaya kung mayroon ho kayong bubulayin, ayan, mayroon ho kayong bubulayin po. Tapusin ko to na maaga. Alam ko kasi po, kayo po ay in overtime ni Marites. wala siya. Kaya umuwi ka na. Daladala mo yung susi. Buti na lang may isang microphone na nakalabas. Kung hindi, nagsasalita ako. Walang talkies. Yun po yun. Ay. Kaya dapat hindi kayo nawawala. Diba? Kaya kung mayroon ho kayong dapat bulayin o i-visualize, ilagay dyan o, kumbaga, i-play. Isalang dyan sa mga iyong mga isipan po ay mga pangako ni Kristo sa kanyang salita. The promises of Jesus in His Word. Bakit po? Kasi pag may ho, meron ho kayong pinanghahawakan na promise, meron kayong pinanghahawakan na salita ng Diyos po sa inyong puso po, at matalisod kayo, ibig sabihin na magkamali ho kayo sa buhay, magkamali kayo ng desisyon, matalisod kayo, malaglag kayo sa pagkakasala, meron kayong pullback. Makakabalik kayo. Bakit po? Kasi may hawak kayong promise ni God. Yun. Meron kayong hawak na promise ni God. You know, yung sinasabi ni God, sa mga Israelita, huwag niyong tingnan yung 70 years, huwag niyong tingnan kung nalagayan niyo, gawin niyong normal ang buhay niyo dyan. Mag-asawa kayo, magtanim kayo, ibig sabihin magtrabaho kayo, maghanap buhay kayo. Yan po yung ibig sabihin po noon na magtanim sila po. Mag-asawa kayo, ipanalangin niyo yung pag-unlad ng bansang yan. Kasi at that time, dumating kasi sa punto sa buhay nila, noong sa 70 years na ng captivity ho nila, una ho sila, ay sakop lamang po ng Babylonia. Kanya nga lang po, yung Babylonia po ay nasakop din ng part ng Persia. At that time ho, mga panahon po yung malapit na silang umuwi. Papalapit na yung kalan 70 years. Yung po, sila naman po ay, yung Babylonia ay nasa ilalim po ng Persia. Yun ho yun. Nasa Babylonia nga sila, pero ang namamahala sa kanila, Persian. Yun. Nasa Persian, ano? Yun po. Yung kasabi mo sa kanila, sabi, huwag nyo tanawin yung mga bagay na yan. Tanawin nyo. Aking, I know the plan I have for you. Sabi ganun. Plan. For what? Says the Lord. Pang ano, planong ano, maganda at hindi kayo mapahamak. Plano na mayroong kayong future at pag-asa. Kaya ho, let's start this year with this movie that God will give you success. Yun po, huwag niyong bulayin ang pait ng buhay. Huwag niyong bulayin ang birap ng buhay. Kapag ang binubulay-bulay niyo, ang piniplaymak niyo sa inyong isipan, mahirap ka talaga. At forever ka na magiging mahirap kung yun ang laging binubulay mo sa iyong isipan. Yan. Kaya po, again, let's start this year with this movie playing in your mind po that God will give you success this 2020. 2020 ba? 22. That's all. Sabi sa akin, 22. Wow, nanuno. Napapatawa talaga ako ng malakas sa iyo, kapatid. Ano yan? Yun po, bigyan daw tayo ng tagumpay ngayong taong to. Yun po, yun po yung bulayin natin. Huwag yung mga bagay na negatibo. Sabi nga natin, sabi nga po, let the Lord turn the negative and rerun. Looking forwards doon sa kanyang magandang plano sa atin. Let's get that promise also for us. Kasi salita ng Diyos yan.
ladies, in your mind at in your heart po, pag gusto nyo ng tagumpay, yan. Pag gusto nyo ng tagumpay sa buhay po, eto ang sinasabi ng Biblia dyan. And someone, ang Salmo 1, sabi, basahin natin from verse 1 to verse 3. Sabi po ng verse 1 to verse 3 po, oh, the joy. So, ang kinuha ko dyan, translation, no, alinagay ko talaga dyan, is New Living Bible. Oh, the joys of those who do not follow the advice of the wicked, or stand around with the sinner, or join with mockers. Sabi po dito. And verse 2, but they delight in the law. The law is the one, is the book. Hindi yan yung Ten Commandments ng law dyan. Delight is kabuuan ng Bible yan, from Genesis to Revelation yan. But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Pagdating sa verse 3, look at that verse 3. Sabi po ng verse 3 po, they are like, sabi po ng verse 1, kapag hindi ka lumalakad sa lakad ng daigdig, sa katulad ng mga lakad ng masasama, hindi mo sila ginagaya. Ngunit ang iyong delight, ang kagalakan mo ay ang salita ng Diyos at binubulay mo ito araw at gabi. Yan sabi ng verse 2. And then verse 3, eto ka. Sabi niya, pagka ikaw ganyan, sabi niya, they are like tree planted along the river bank. Sabi niya, bearing fruit each season. Sabi niya, days where the leaves never wither and they prosper in all they do. Sabi po dyan. Ikaw yung patulad, katulad ng isang punong natanim doon sa tabi ng ilog. Sabi niya ganun. Sabi niya, na namumunga sa bawat panahon. Sabi niya, ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta. At ano man ang kanyang ginagawa ay ano? They prosper. Yun ang sabi. Ano ang sabi ng verse 3? They are like tree planted along the river bank. Sabi ka, bearing fruit each season. Their leaves never wither, di natutuyot, and they prosper in all they do. Ano sikreto? Ang sikreto po, ang kanilang kagalakan ho. Yeah, sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo lumakad ng tagumpay sa taong nito, nawa po ang maging kagalakan niyo ay ang salita ni Kristo, ang salita ho ng Diyos po, si Jesus mismo. Sabi yun, they delight in the law of the Lord, meditating, binubulay niya ito araw at gabi. Ganon din ho kayo. Ganon din po yung pagkakasabi niya, nasasabi po ni God sa mga Israelita po. Yun po. Dito po, in Joshua chapter 1, laging binabasa niyo ito, laging niyo itong kinukuha o gusto niyo ng tagumpay. Yan sasabi. In Joshua chapter 1, verse 8 po, sabi po doon, eto po yan, ang kwento po kasi dito, ito po ay, ano na si Moses po, patay na si Moses. At ang maglilid na po ng mga Israelita. Para pabasok ko sa pangakong lupa po ay si Joshua. At ito sabi po, kung gusto mo ng tagumpay at gusto mo magtagumpay sa bawat hakbangin mo sa iyong gagawin. Sabi niya, this book of the law must not leave on your mouth. Sabi niya, tingnan niya, lagyan ko ng kulay. Think about it day and night. Pag-isipag, bulay-bulayan mo yan araw at gabi. So, you may be careful to do all that is written in it. Then you will go well with you. Then all will go well with you. You will receive many good things. Yun po ang pagkakasabi. Sabi ng Panginoon sa kanya, ganun din po ang sinabi ng Panginoon. Ang mahalaga yung salita niya. In Matthew chapter 2, 4, verse 4, ang translation na ginawa, ang nilagay ko naman dyan, is ano po, ay the Passion Bible, o translation po. Sabi ng Panginoon, ito po, ang eksena po dito, si Satan, nung dinala sa tuktok,
At sabi, kasi nag-fasting si Lord ng 40 days po. So alam niya, nagugutom na si Lord. Sabi niya ganun, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang batong yan. Yung pagkakasabi. Ang sagot ni Lord sa kanya, ay ni Lord kay Satan. Eto, sa ibang translation, it is written. Dito po, sa The Fashion Bible, ang sabi ka, he answered, the scripture says, bread alone will not satisfy, but true life, ano? But true life is found in every word that constantly goes forth from the mouth of God's mouth. Yun po magkakasabi. Ano sabi po? Sabi po, bread alone will not satisfy. Tinapay lang, pagkain, tinapay, hindi ka masasatisfy yan. Sabi niya. Ibig sabihin po yung bread ho dyan, ibig sabihin po yung mga bagay yun ang daigdigdig nito. Pera, material na bagay, sabi mo, hindi yan makakapagbigay ng satisfaction sa'yo. It will not give you satisfaction. It will not give you contentment, satisfaction, fulfillment, or even success. Kag nakapokus ka lang sa pera, 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 pera. Kaya sabi ng Panginoon, o kaya po sa mga material na bagay ng daigdig nito, kung ang ating hinahabol sa daigdig nito, sa taong ito, ang gusto niyang habulin lang, ay umunlad na kayo. At hindi ko sinasabing huwag kayo umunlad. Ang plano naman ng Diyos talaga ay umunlad kayo, gumanawa ho kayo. Pero ho, dapat yung delight ng ating buhay po, si Kristo. Yung kanyang pangako. Kaya sabi ho natin, kung mayroon kang pagbubulayan, kung mayroon kang ipi-playback sa iyong isipan, mayroon kang isasalang ho na movie sa iyong isipan, yung mga pangako ng Diyos. Yan. Pangako ni ho ni Kristo. Doon ho tayo magbulay. Sabi nga natin, si Jesus mismo, sinabi niya. Sabi pa nga na isang scripture, sabi po doon, ay heaven and earth will pass away, but ang kanyang salita ay hindi lilisan. Hindi ito mawawala. Yan. Kapag meron kayong Kristo, meron kayo ng salita ng Diyos sa puso nyo, binubulay-bulay nyo yan. Hindi lang kayo ililid into success. Mas marami pa ang matatagpuan nyo sa buhay. Yan. Ibig sabihin po, Agnes, gusto niyo po ng success, ang isa lang yung movie yung lagay dyan sa inyong mga isipan po ay yung mga promises ni God. At kapag naman ho kayo ay nag-aalala at natatakot, natatakot, ba? Alam ko na natatakot, lalo yung mga, ano, yung mga business people, ay, kabubukas lang ng aming ano ng aming spa. kabubukas lang ng aming gym. Tapos eto na naman kami. Hindi na naman kami pwede, parang ganun po. At least nakapagpa-picture kayo mga bata sa ano, sa higanting ano, Christmas tree sa SM. Hindi. Kung hindi na sila ulit papayagan. Kasi nasa level 3, bukas nasa level 3 na ulit tayo. So may mga restriction na naman na ano. So hindi natin alam, depende yan dun sa ano, depende yan sa movement natin, yung hawa-hawahan. Yun po. So natatakot ka, baka magsasara na naman yung business, marami kang baka-baka dyan sa isipan mo. Baka hindi na naman kami makalabas, baka ilak na naman kami. Ito po, ito sa yun po, sabi ni Lord sa mga disipulo po, alam mo, pag ini-imagine nyo, ako pag ini-imagine ko yung John chapter 14 na yan, na sinasabi ni Lord sa mga disciple, kasi po, John chapter 14, sabi po ng Lord sa kanila, verse 1, natatakot po yung mga disciple dito. At batid ng Panginoon, natatakot sila. Batid ng Panginoon yung kanilang, kung ano yung mga naglalaro sa kanilang isipan. Kasi po, ang mga, kung pag mag-playback pa tayo, ho, kung ano mga sinasabi ni Lord sa kanilang mga disciples, sabi niya, alis na ako, uuwi na ako, babalik na ako sa tatay ko. Yun ang mga sinasabi sa kanila. At sabi niya, mamamatay ako para sa inyo. Yun ang mga dating. Sa kanila po, sa kanilang isipan po, maglalaro sa kanilang mga isipan, ano ba naman to? Akala
kalaban namin, misiyas namin ito. Ito yung inaantay namin, ano, magliligtas sa amin. At that time kasi sila sa mga panahon pong yun, yung mga panahon pong nilang yun po, sila po ay na under Roman Empire. Yun po, nasasakop ang Israel po, ay sakop po ng mga panahon pong yun ng Roma. Yun po yun. Kaya ako sa kanila po, yung mga Hudyo po, yung mga disciple po, malahi iniisip nila, aalis siya, saan siya pupunta? Parang ganun. Mamamatay siya. Akala ko, ala kakalaban namin, siya yung Mesiyas na ano, na inaantay namin na magliligtas sa Israel. Bakit mamamatay siya? Batid ng Panginoon yun. Batid ng Panginoon yung agam-agam, yung mga naglalaro sa kanilang isipan. Kaya ang sabi sa kanila ng Panginoon, don't let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. Yun po yan. Kaya ano man ho yung mga naglalaro sa inyong mga isipan, nag-a-apply pa lang ako ng trabaho, baka hindi mo na naman ako matanggap. As ito na, akala ko makakapagtrabaho na, akala ko makakapagbukas na kami ng negosyo namin, magtutuloy-tuloy na, bakit parang eto na naman maghaganap. Ano man ho yung mga naglalaro dyan sa isipan nyo, and the Lord says, the same thing to you. Don't let your heart be troubled. Trust in the Lord. Trust in God. Trust on Jesus. Trust in His Word. Magtiwala ho tayo sa Kanyang salita. Pag sinabi niya, trust in me, do not trouble this, do not trouble. Huwag mo nang i-trouble ang sarili mo. Huwag ka nang pumasok sa trouble. Pag hindi kayo, nag-iisip kayo na mag-iisip, hindi kayo makakatulog, mai-stress kayo. Pag na-stress kayo, nagkakasakit kayo. Nasa trouble na kayo nun. Pati kasama ng pamilya nyo. Yun po yun. But gusto nyo naman, if you are in need, kanina sabi natin, gusto mo ng success, chapter 1 ng Psalm chapter 1, ang bulayin mo. Hebrews chapter, Hebrews ulit, ano ba yan? Ano po? Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. At ang sinabi ng Lord, sa salita ko kayo magbulay. Sa akin. Ako yung salita ng Diyos, di ba? Sabi ni Lord, siya yung salita ng Diyos. I am the truth. Sabi ng verse 1, chapter 1, verse 1, and John, in the beginning, ang salita ay Diyos. As kasama ng Diyos. Kaya yung Word of God, si Jesus yan. Entendan niyo ba yun? Siyon po. Sino mga bulayin natin? Sinasabi po natin. Magbulayin natin mga pangako niya sa atin po. Yan po. Kapag nababalisa kayo, natatakot kayo, sabi ng Lord, don't let your heart be troubled. So, ibig sabihin, maniwala tayo sa sinasabi niya. Sino nagsasalita? Si Kristo yun. Yan. Yan po. Hindi kasi sinasabi ng mga, pag tinignan mo, hindi sinasabi ng mga disciple, bakit sila nagugulumihanan sila. Batid ni Lord, pansin ni Lord, dama ni Lord. Eh sabi niya, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabalisa. Trust in me. Tapos, wala pa siya doon. Hindi pa siya napapako sa cross doon. That's chapter 14. Yun. Pagkatapos after the cross, sabi niya, don't be afraid. Sabi niya ganun. Napagtagumpayan ko ang daigdig. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan din niyo ang mga problema na ating mga problema ang maaari nasuong natin, susuungin pa natin, masasagupat pa natin kung may masasagupat tayo. Masabi nga natin po, kung mayroon tayong mga pina-playback o mayroon tayong sinasalang o na binivisualize sa ating isipan, binivision sa ating isipan, pinapangarap sa ating isipan po, ay mga bagay ho ng salita ho ng Diyos, mga pangako ni Kristo. Kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ngayon is in need. Yeah. Kapag ikaw din ay ngayon ay nasa pangangailangan, nasabihin mo, ipi-playback mo yung mga promises ni God. Jesus is my provider. Jesus is more than enough to me. Jesus is willing to do exceedingly, abundantly beyond what I ask and what I expected. Yun po yung mga dapat bulayin nyo sa iyong mga isipan. He will supply. In Philippians chapter 4, verse 6, 19, sabi po dyan, He will supply.
He will supply all your needs. Yan. He will... Sabi niya dyan. Yan. You are in need. He will supply all your needs from His riches, from His glorious riches. Yun ang pagkakasabi niya. And the same thing, sabi niya, and the same. And this same God. And the same God. Parehong Diyos na nag-send, na nag-take care sa akin, na nagbigay, nagpala sa akin. Ang siya rin magpapala at magbibigay. No? Magbibigay ng anong, lahat ng inyong mga ano, pangangailangan ayon doon sa ano, glorious riches niya. Sabi niya, sabi ng isa, according to His riches in glory, sabi ng isang, sabi ng NIV, sabi niya, sabi po dyan, ay, He will supply. Sabi niya, and the same God who will take care of me will supply all your needs from His riches, ay, from His glorious riches, which have been given to us in Christ. Kaya pag may karamdaman naman ho kayo, wag niyo po naman, masakit mo. Ang bulayan niyo na, ipi-playback niyo sa iyong isipan, ang iyong ipi-playback, ang iyong isasalang dyan sa iyong isipan po, ay ano po, pangako na kung saan, you are the healed of Jesus. Ako pag may sakit ako, sinasabi ko sa sarili ko, I am the healed of Jesus. Ayan. Pinagaling na ako ni Kristo. I love to read this Isaiah 53 verse 5. Yun po yun. Kasi minsan ang kino-quote natin is ano yung sinabi ni Peter ni Peter ho. Oh, dito ho yung sa Isaiah 53 verse 5. Sabi niya po, but He was pierced for our troubles. Napako siya dahil sa ating mga troubles. Crushed for our sins. He was beaten, sabi niya. Look at that, sabi niya. He was beaten so we could be whole. Galing, ano? Sabi niya, hinagupit siya para ano? Para tayo maging kumpleto. Hindi lang yan. Hinampas sa mga hampas, sa mga lahat tayo na natanggap niya para kayo ano? Healed ba ka lang? Healed. Magaling na kayo. Sinasabi yan. Yun po yung sinasabi. Kaya pag may sakit kayo, huwag niyong masakit. Hindi ko sinasabi, huwag kayo magpa-doktor ha. Na sinasabi ko dito, huwag niyong bulayin at tanggapin ang tanggapin na lamang po kung ano'y nararamdaman niyo. Then confess the promise of God. Declare the promise of God. Yun yung ipi-play mo, I am the healed of Jesus. I am the healed of Jesus. Sabi niya, nabugbog ang kanyang katawan para ako'y maging kumpleto. Nakinagupit siya para ako'y magkaroon ng kagalingan. Yun po. Yun yung mga bagay na isasalang mo natin sa ating isipan. Ganito yung mga promise ni God po. So sa ganitong mga bagay po natin, o sa ganitong mga promises po natin, isisingkaw ang ating puso at isipan. Isisingkaw, alam niyo, isisingkaw? I-anchor. Yan. On this promise, you shall anchor your heart and mind. Po. Sabi ng mga, sabi po ng Biblia po, sa mga Israelita, dito po, in Joshua chapter 23, si Joshua 23 po, yan po, matanda na si Joshua. At nagpapaalam na siya, malapit na akong mamatay. Yan ang ibig niya sabihin dyan. Now behold, today I am going the way of all the earth. So, yeah. And you know, look at that, and you know in all your heart, in all your soul, not one word of all the good word which the Lord your God spoke concerning you has failed. So, yeah. Walang isang salita na sinabi sa inyo, ano daw, fail? Na mabibigo, all have been fulfilled. For you, not ang lahat ay not, ano, ang lahat ay hindi, ang lahat ay ano na, na ano ba fulfilled sa Tagalog na naganap ang lahat ay naganap, sabi, not one of them nabigo,
failed. Yun po. Pagdating naman ho sa Joshua chapter 21 and verse 45, eto pagkakasabi sa mga Israelita, not one of good promises which the Lord has made to the house of Israel failed. All what came to pass. Ang lahat. Eh, pastor naman, sister Nitz naman, hindi naman yan sa amin, sa mga Israelita pa nga pala pangako yan eh. Yes, sa mga Israelita nga pangako. But, the God who promised to the Israelite is the same God. Your God. Diba? Siya rin naman yung Diyos natin na sinasamba. So, He is the God of yesterday, today, and tomorrow. Hindi yan nagbabago. Kaya kung sa kanila pinangako, ibig sabihin kung may mga bagay din din kayong pinangahawakan pangako ng Diyos sa inyong buhay, at yun ang ipiniplayback nyo, hindi piniplayback, piniplayback na pinag, yun ang piniplay nyo dyan sa inyong mga isipan. Then, sabi, walang kahit isang salita na ipinangako ang Diyos sa kanila na nabigo. Ang lahat ay naganap. So, ibig sabihin din po, sa inyo rin po, sa atin din po, magaganap. Intindihan ho? Sana po naintindihan nyo, ganito nyo pasimula ng bagong taon na to. Yun po, kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Marahil po, sinasabi nga, sa kanila naman yan. Yes, sa kanila nga yan. Pero, yung Diyos ba ng Israel, hindi yung Diyos na sinasamba nyo ngayon? Ngayon kayo din ho. Remember that you are a child of God. Sabi nga natin kaganita mo, tayo ay ano, binhi. Ha? Tayo ay ano, anak, tunay na anak ni Abraham, kasamang tagapagmana. Yan ang nakita natin kanina. Kung kayo, kaya kung mayroong kayong bubulayin, kung mayroong kayong i-visualize, kung mayroong kayong i-imaginin sa taon na ito, imaginin nyo na kayo anak ng Diyos at kasamang tagapagmana kay Kristo. Intindihan niyo po ako? Yun po yan. Again, yan sinasabi ko po. May magandang plano rin sa inyo. Hindi lang naman sa mga Israelita, may magandang plano ang Diyos sa inyo na mismo, sa atin din naman po. Dahil kanya nga nasulat yan, hindi lang para sa kanila, para sa atin na sumasampalataya sa Diyos. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans for well-being, sabi ng isang translation. Plans for well-being, not for trouble, to give you future and hope. Yan no? Kung may isasalang kayo itong mga bagay ito na movie sa inyong isipan po, isalang niyo po yung mga bagay na sinulat, in-script ng Diyos sa puso niyo. Mula ho nang nakilala, nagmula ho sa kanyang salita. So why vision? Why visioning or visualizing the promises of God to start this year sa inyong mga buhay po? Bakit po mga pangako ng Diyos o ng na Kristo po sa kanyang salita ang ating pong bubulayin po, kung may bubulayin ito? Dahil sabi ho ng Biblia, sabi ng Biblia, let's end this verse. All the promises of God in Christ, yes and amen. Yun ang sabi ho ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Jesus says, yes, all of God, God's many promises. Okay? It is through Jesus that we say, let it be, or let it so, let it be so. Yan. Yun ang ibig sabihin ng amen. Maganap nawa sa iyo. Yan. Pag tinagal, naway maganap sa iyong buhay. Yan. And we give thanks to God. Sabi na isang translation pa, for all of God's promises have been fulfilled in Christ, with resounding yes, and through Jesus our amen, which means yes, ascend to God for His glory. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, sinasabi ko po sa inyo, pasimulan niyo to ang inyong bagong taon.
visualizing the promises of God. Promises na God na may pangako, may plano siyang maganda sa inyong buhay. Sabi niya nga, pag tinignan mo pa ang John 10:10, I have come to give you life and have it abundantly. Kaya ako na parito. Hindi lang kayo basta, bigyan ng kaligtasan. Yan. Pag binasa niyo, pag binalaki niyo pa, yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung linalatag natin, yung tema natin sa anniversary, yung Isaiah 53 po, sinasabi ho doon, yung sabi nga, naparito ako, sabi po doon, magsusuffer siya para sa atin po, para ho, mula sa mga bugbog na kanyang katawan po, hindi lang tayo maging kompleto. Pag sinabi mong kompleto, kahit wala nang kulang sa iyo. Di ba? Yan. Ayon sa aking pagkakaalala, sabi mo doon ay para sa ating kaginhawaan. Nabugbog siya. Hindi lang tayo magkaroon ng kagalingan, pero para magkaroon pa tayo ng kaginhawaan. And then sabi niya nga, and I have come to give you life and have it abundantly. You know, yung pinapangako ng Diyos sa atin. Kaya again, pasimulan niyo po ang taong ito, visualizing the promises of God at ang magandang plano niya sa inyo sa taong ito. Claim it and declare it to your lives. Yun po. Si kapatid, bago pa nga lang yan eh. Sabi nga, kinaruray lang siya ng nagkaruray sa kanya, wala dito. Sumama ka sa amin. Dinala siya dito ng anniversary. Sabi ng anniversary. Sumama ka sa amin doon kasi maraming parapol. Eh pagpunta niya, walang rapol. Pinakain lang siya ng lechon. Tama naman. Yun. Diba? Yun. Misan, pero pag sabi niya nga po, si God yung pandemic na to, blessed pa siya. Diba? How much more you na meron kayong Kristo sa inyong buhay? Yeah, doon ho tayo, kung meron kayong isasalang na movie script sa inyong isipan po, yung in-script ni God mula sa kanyang salita, from His promises po sa kanyang salita, ay yun pong ibulay-bulayin natin sa taon na ito. Kung gusto natin na matagumpay, maaliwalas, masaganang buhay sa taong ito. Amen po ba? Let's pray. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo at katapatan mo, Panginoon naman. Kayo mga nasa tahanan, manalangin po tayo. Kayo pong nakikinig na hindi pa rin naman nakakilala, nakatanggap kay Kristo. Ito yung panahon na isuko natin ang ating mga sarili kay Kristo upang kung gusto natin yung magandang buhay sa ating bukas, makakasingkaw o isingkaw natin ang ating mga buhay kay Kristo. Sapagkat sa Kanya may katiyakan, sapagkat sa Kanya may katagumpayan. Salamat po, Panginoon, sa mga taong iyon, o Diyos na nakila. Panginoon, batid mo kung sino sila. Pahintulutan niyo po, Panginoon, na sa Kanya kalama personal na pananalangin, o Diyos na nakila. Sila, o Diyos na nakila, ay magbigay ng kanilang mga buhay kay Kristo, o Sama, upang ang tagumpay, upang ang salita niyo ay totoo, kanilang maranasan, ang iyong mga pangako sa iyong salita ay kanilang maranasan at maging katotohanan ang mga bagay na napakinggan nila, maging Panginoon ang kanilang mga nababasa buwat sa iyong salita, Lord God. Let it be, Lord God. Let it happen to their lives, O Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, O Diyos na takila. Ama, salamat din po, Panginoon, sa bawat isa na nanonood, Panginoon, nakikinig. Hindi lamang sila nakikinig, Panginoon, kundi, O Diyos naman, nawa, Panginoon, ama, nagkaroon ng empowerment, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga isipan, sa kanilang mga puso, ang mga napakinggan na salita buwat sa inyo.
inyo sa umagang ito, Panginoon naman. At maraming marami pong salamat, Lord God. We thank you, Lord God. We look forward, Father God, sa iyong mga pangako, sa iyong salita, Panginoon, na kung saan sinabi mo, God, na kayo ay naparito upang bigyan kami ng buhay na higit na kasiyasiya. At ang sabi niyo, Panginoon, ang alam niyo, ang plano niyo sa amin, Panginoon, plano na hindi kami mapahamak, Panginoon, na plano niyo kung saan magkaroon kami ng bukas, magkaroon kami, Panginoon, ng pag-asa, Lord God. And you are our hope, Lord God. We thank you, Jesus. We thank you for your word, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, na mapagpapalain mo ang bawat isa, ang kanilang mga kapatid namin, mga kapatiran namin sa kanilang mga tahanan, at gayon din po ang mga naririto, Panginoon, at doon sa mga, Panginoon, anumang oras nila pakikinggan, anumang oras nila panunuorin na iyong salita, Panginoon, Father, we pray, Father God, for your empowerment sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, Panginoon, maging totoo, magkaroon ng realidad, ang mga bagay, Panginoon naman, na napakikinggan nila sa inyo, Panginoon, buhay sa iyong salita, at pagpapalain mo sila, God. Father, I pray that in the name of Jesus, Lord God, whatever they're praying, Lord God, I pray that you will answer them all, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Salamat po, Panginoon, ma. Pagpapalain mo, mga kapatiran, pagpapalain mo po, Panginoon, Diyos na dakila, aming ama, ang kalamang buhay, ang kalamang hanap buhay, pagpapalain mo, Panginoon, ma. We also pray, Panginoon naman, mga kapatid namin, Panginoon, na sa business, Panginoon, ma. We pray, Panginoon naman, na pagpapalain mo ang kalamang negosyo, pagpapalain mo, Panginoon naman, ang kalamang sales, Lord God. We pray for more sales, Lord God. We pray, Father God, may not just only more sales, Lord God. We pray for big sales, Lord God. Lalo na sa mga taga-real states namin, Lord God. We worship you, Lord God. We pray for JJA, Lord God. We pray for SMC, oh Lord God. We pray, Father God, for Andrew's Furniture, Lord God. We pray, Father God Almighty, aming Ama yung Panginoon, aming Ama yung Panginoon, Baclaran Enterprises, Lord God. We also pray, Father God Almighty, for Happy Grain, Lord God. We pray, Father God, for the Powerhouse, Lord God. We pray for every one of your people, Lord God Almighty. May your blessings be upon us, Lord God. And I also bless them, Lord God, in the name of your Son, Jesus Christ. This is what I pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless and Happy New Year sa inyong lahat. Maligayang, maligayang bagong taon sa inyong laon, sa inyo pong lahat. God bless. Grow closer.